island sa amin. So, sabi ko na nga na siyempre ating makasama, huwag kang magpahayag, na masalitaran nyo. At sa hawin ko mga kapatid, alam ko kung ang iba na yung struggle, medyo yun ako, pero iba naman ako magpahinga. Pero kaya po natin na ang Diyos ang patuloy magpala sa atin ngayon hapon, ibigay po natin ang papuri ko natin sa ating Diyos na buhay na marapatamang tulanggap ng buhay natin. Hymn number 5, Give to our God Immortal Praise. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa amin ng kalakasan upang kami makapanatili sa mga oras na ito. Sana po ay mibigay po namin ang natapat na pagkilala sa inyo na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang Diyos marapat na magbigay namin ng papurin at luwalhati sa hapong ito. Yan yung Panginoon ay pong malulot sa inyong pag-awit ay kinig na inyong mga kasalita. Nawa inyo kaming samahan, pagkalooban ng pangunawa, patuloy na lakas ang tagapagturo. Bakit po may pahayag ng inyong mga kasalita. Nawa ang inyong mga kasalita ang patuloy bigay sa amin. Sumubat sa aming mga kasalanan, sumubat sa aming mga makalagayan kung saan ito ang aming pong kailangan kung kami patuloy na makapamuhay sa mundo ito kung saan tanawa po ang kasalanan. Tawa at muli po ang nagpagturo na kanyang may turo na may kalayaan ay kung mga salita kung magiging po ng kapangyarihan ng Padre Espiritu. Sina aming pinukumit ang mga kayong magsamba sa hapong ito sa alam po ni Jesus. Amen. Sa ating pong mga 89, tayo po yung nasa chapter 20, ang Ebanghelyo at ang abot ng biyayang ito. Tayo po yung nasa paragraph 2. Chapter 20, paragraph 2, sabi dito,
ang pangako ni Kristo at kaligtasan sa pamamagitan niya ay nakayahan sa mga tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos lamang. Hindi ang mga gawa ng paglikha at providensya sa liwanag ng kalikasan ni sa pangkalamakan umalabong paraanman ang naghahayag kay Kristo at sa kanyang biyaya sa mga tao. Ang mga taong walang pagpapahayag ni Kristo sa pamamagitan ng pangako ay lalong hindi maaari sa kanilang sariling paraan na magkaroon ng nakaligtas sa pananampalataya o pagsisisi. Ang sayo po nito sa ating binasa na kung saan ang pangako at kaligtasan na si Kristo ay nahayag po sa pamamagitan ng gospel o ibang video. Ito'y nasulat sa kanyang salita. Kaya nga po, upang tayo maligtas, kailangan po ang pangaral ng Ebanghelyo na isinusunod po sa Biblia. Ang talawakan po na napapahayag ng katakilan ng Diyos ay hindi sapat upang tayo maligtas, kundi kailangan niya ang salita ng Diyos, kailangan niya ang gospel upang siya ay makatanggap ng tunay na kaligtasan. Sapagkat ang kalikasan o ang kalawakan na napapahayag ng katakilan ng Diyos ay sa kanyang sarili ay hindi makapagdala ng tao ay Kristo. Ito ay magkakaroon lamang siya ng kalinawan na mayroong Diyos, pero ang kaligtasan ay matagpuan sa Ebanghelyo na itinahepo ng salita ng Diyos. Sa ating pong mga himnal, hymn number 10, ating pong patuloy na abitin, Hallelujah, Praise Jehovah. Hallelujah, praise Jehovah, oh my soul, Jehovah, praise. I will sing the glorious praises of my God through all my days. Put the confidence in princes, Lord, for help on my defense. He shall die to thus returning, and his purposes shall end. Happy is the man that chooses Israel's God to be his aid. He is blessed to sow a blessing on the Lord his God is paid. Heaven earth the Lord created, seas and all that they contain. He delivers from oppression, righteousness he will maintain. Food he daily gives the hungry, sets the morning prisoner free. Praises those bowed down with anguish, makes the sightless eyes to see. For Jehovah loves the righteous, and the stranger he befriends. Loves the fatherless and widow, just with all the wicked sins. Hallelujah, praise Jehovah, oh my soul, Jehovah, praise. I will sing the glorious praises of my God through all my days. Over all that reigns forever, through all ages he is king. And to him, thank God of Zion, joyful hallelujah, sing. Amen. Ngayon po natin ang ating pagbasa. Sa hapon ay nasa Old Testament tayo. Sa kayo sa mga nanay at tatay nyo na sa kaibigan nyo na sasabi. Dito ay pinakikita yung sinasabi ni Pablo na I thank my God. Ito ay nagpapakita ng malapit na relasyon sa Diyos. At kung titignan natin yung sinabi sa James chapter 2 verse 23,
kung saan si Abraham ay nananampalataya sa Panginoon, si Abraham ay nanalig sa Diyos, sabi nun, Abraham believed God, and was counted to him a righteousness, and he was called, ang sabi dun, friend of God. Sa kanyang pananiwala sa Panginoon, pananampalataya sa Panginoon, tinawag siyang kaibigan ng Diyos. So, ma-appreciate natin itong meaning nito ng my God, itong salita na ito, and we must remember that God is the one who had changed this person, itong si Pablo na to. Mas lalo natin na-appreciate yung paggamit niya ng salitang I thank my God, kasi inaalala niya na itong Diyos na ito, ito yung Diyos na nagbago sa kanya bilang bitter persecutor into an enthusiastic promoter of the gospel. Dati, ano siya eh, kaaway siya ng mga mananampalataya eh. Siya yung mismo talagang pumipigil sa kanila para ipangaral ang salita ng Panginoon. Pero ngayon, yung bigat ng prayer niya at pasasalamat, I thank my God, ang aking Diyos. Pinapasalamatan ko ang aking Diyos. Kaya na, kinakanta natin yung huli natin kinanta. Ay nakikita ko yung kung paano tayo ay niligtas ng Panginoon. December 27 po ay naalala ko ako ay na hospital at akala ko nalang magbabagong taon sa hospital. Pero salamat sa Panginoon, 29 of December din ay nakalabas ako. Ni-rescue ako ng Panginoon sa tiyak na kapahamakan, pinagaling niya ako. Pero as we sang kanina, kapag kumakanta tayo, eh mas may mabigat pang rescue na ginawa sa atin ng Panginoon eh. Yung pagiging makasalanan natin at nasa tiyak tayong kapahamakan, niligtas tayo doon ng Panginoon. Kaya ganun kabigat yung prayer ni Pablo. I thank my God! Na-pray niyo ba yung praise na yan? Nababanggit niyo ba yan sa Panginoon? Salamat sa aking Diyos na nagligtas sa akin, na nagbago sa akin. Kung alam niyo, kung sarili lang natin, brethren, mga kapatahan namin ito, hindi natin kayang baguhin sarili natin. Hindi natin kayang itama ang buhay natin. Pero salamat, katulad ng pananalangin ni Pablo, nagpapasalamat siya sa Diyos. Pero alam niyo kung ano yung reason bakit siya nagpapasalamat? Sabi niya, because your faith is proclaimed in all the world. Dahil ang inyong pananampalataya ay nahayag sa buong mundo. He is thankful not for any personal benefit, but because he sees the fulfillment of his goal in life, which was for the kingdom of God to advance throughout all the world. Alam niyo, yung mag-isa pa sa salamat niya sa kanyang prayer, hindi siya selfish. Hindi siya makasarili na kaya siya nagpapasalamat dahil meron siyang beneficyong nakuha. Hindi po. Kundi kaya siya nagpapasalamat dahil narinig niya na ang ebanghelyo, bagamat hindi siya nakarating personally sa Roma, no? Eh, pero sabi niya, eh, ang pananampalataya nito mga tao nito ay umabot sa entire ng Roma. Sumalat ito. At talagang makikita natin yung malaking nangyari na paglaganap ng salita ng Panginoon sa lugar na ito. Kaya ganun katindi yung kanyang pasasalamat. If you will turn your Bible in Colossians, meron din ganitong pangyayari na hindi rin nakarating si Pablo dun eh. Diba? Colossians chapter 1. Hindi natin po itong isang kahalingkulat o sabihin natin cross reference niya. Colossians chapter 1, beginning in verse 5. Because of the hope laid up for you in heaven, of this you have heard before in the word of the truth, the gospel, which has come to you as indeed in the whole world it is bearing fruit and growing, as it also does among you since the day you heard it and understood the grace of God in truth, just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant, is a faithful minister of Christ on your behalf. Brethren, isang bagay na nangyari din na sabi, lumaganap din itong salita ng Diyos at nagkaroon ng mga maraming bunga, at ito'y hindi dahil sa personal din nakarating si Pablo doon sa Colossa. Hindi rin siya nakarating, pero sa biyaya ng Panginoon, naabot din itong mga taong nito at may ginamit. Sino yung ginamit na sabi dito? Epaphras. Ito yung time na si Epaphras ay narinig niya si Pablo ng nangaral at naligtas siya sa pangaral ni Pablo. Pag-uwi niya sa kanila ay ibinahagi din niya yung kanyang narinig. At ang sabi doon, nakarating ng malinaw ang ebanghelyo
nagbunga, lumago ang mga tao doon sa biyaya ng Panginoon, bagamat hindi nakarating na personal si Pablo sa Kolosa. Eh, dito po sa Roma, ganun din eh. Hindi siya nakarating, pero sabi niya, I thank my God because your faith is proclaimed in all the world. Diba, brethren, hindi man kayo makarating lahat sa lubang, pero kung narinig natin na may ginagawa ang Panginoon doon, eh dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Hindi man makarating ang mga member ng Gawain Bible Christian Church dito sa Molino, pero kung may babalita at malalaman nila na naipapahayag ang Ebanghelyo dito at nagliligtas ang Panginoon, ano? Eh, siyempre, natutuwa din yung mga tao doon. Sabi nyo, ayan, sinishare ko kay Pastor Joel, sa Munok, ang problema nila, maganda, magandang problema. Ano yun, Pastor? Wala nang kukuhan eh. Hindi naman kasi na. Pastor Rolly nga, nag-a-answer na. Tumatayo na si Pastor Rolly para lang may makakupo. Talagang gumagawa ang Panginoon, brethren. At kapag narinig dati na kumakalat yung mga bagay na yan, bagamat hindi tayo mismo personal na nakakarating sa mga lugar na yan, pinapanalangin natin, dapat tayo magpasalamat sa Panginoon dahil gumagawa ang Diyos sa mga lugar na ito. Diba ba? So dito makikita natin yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya. Hindi pa nakarating si Pablo sa Roma para ipangaral ang Ebanghelyo, ganun po man ito'y lumaganap at natanyag ang kanilang pananampalataya. At pangalawa, makikita natin dito, hindi lamang po yung kanyang panalangin ng pasasalamat, makikita natin is papaano nanalangin si Pablo. The manner of Paul's prayer in verse 9, balikan natin yung ating text sa Romans, paano siya nanalangin? Sabi dito sa verse 9, "For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing, I mention you always in my prayers, asking that somehow by God's will, may now at last succeed in coming to you." So, una sa lahat, makikita natin dito, sabi niya, God is my witness. Paul appeal with accountability to the omniscient God. Kung paano siya manalangin, brethren, ay nananalangin siya na mayroong, naiisip niya meron siyang pananagutan. Siya'y accountable sa kanyang bawat sasabihin, sa kanyang mga prayers. No? At dahil sabi niya, God is my witness. He knows God is omniscient, God, the one who cannot lie, who judges human hearts and motive. So Paul is accountable to God if he is saying anything false. Even in prayer, di ba? Hindi lang po sa verbal na pag-uusap na tayo naging accountable sa kasabihin natin, sa kausap natin kung totoo ba talagang sinasabi natin. Maging sa pananalangin, accountable din tayo sa mga sasabihin natin. Kung yung laman ba lang sinasabi natin ay totoo, o paimbabaw lang yung ating pananalangin. Why? Because God is my witness. Yun ang sinasabi dito ni Pablo. He appeal with accountability. Yun ang paraan kung paano siya manalangin. The way kung paano siya mag-pray, niisip niya lagi, nakatingin ng Diyos sa akin. Hindi lang yung basta passive prayer lang na pipigit ka, tapos uusal ka ng panalangin. Okay na, basta makatapos lang ng 15 minutes, 30 minutes sa prayer. Masabi lang na nakapag-pray na. Pwede rin, hindi. God is my witness. God is our witness. Every time na yumuko tayo at manalangin tayo, patingin ng Diyos sa atin. At anuman yung uusalin ng ating mga bibig sa panalangin, nakikita at naririnig yun ng Panginoon. Kaya, Paul appeal with accountability. Napakagandang uri ng paraan ng panalangin. Hindi lang yon, sinabi niya dito, whom I serve with my spirit. So, paano nanalangin si Pablo? He appeal with sincerity. Diba? Sabi ni Calvin, with sincere devotion of heart. Yung pong sinasabi niya rito, whom I serve with my spirit, it indicates Paul's sincerity from the heart. Merong talagang sinseridad sa kanyang panalangin. Malalim at seryoso ang kanyang paglapit sa Panginoon. No, hindi lang talaga parang isang responsibilidad na ginagawa natin araw-araw o routine ng buhay natin. Kung hindi talagang every time we go to prayer sa Panginoon, meron talagang katotohanan sa puso natin. Diba? Hindi yung dahil kasi
utos ni nanay, utos ni tatay eh. Kailangan ko talagang gawin ito. Kailangan ko talagang manalangin. O kaya, baka, para makita ng iba. Hindi po. Kundi, sabi ito, si Pablo, whom I serve with my spirit. He appealed with sincerity. Makikita talaga natin sa kanya. Ano ba sinabi niya diyan? Sabi niya din sa verse 10, for God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of sin, without ceasing, I mention you always in my prayer. He also appealed to God sa prayer ng ano, continually, merong pagpapatuloy. Without ceasing, I mention you always in my prayers. Kumbaga, hindi po yung kung kailan lang ba gustong manalangin. Hindi yung kung kailan lang nasa kondisyon ng pananalangin. At hindi yung kung may pangangailangan lang at saka mananalangin. Hindi po. Kundi sinasabi niya rito, ang sabi niya, always I mention you in my prayers. Alagi. Ganoon kasi kalarit at kasi di yung prayer niya sa mga taga-Roma. Lagi ko kayong pinapanalangin. Alam niyo, encouragement yun sa atin eh. Di ba? Pag nararamdaman natin na may mga na palaging nananalangin sa atin, kahit na ang daming pagsubok, kahit na ang daming tribulation at problema kung minsan dito sa lupa, nagagawa natin magpatuloy. Because, as we know, una sa biyaya ng Panginoon, pangalawa yung mga taong nananalangin sa atin. Kaya, alam niyo po, laging yung laman ng prayer ng MCBC, ng RBI meeting, laman kayo ng mga panalangin, alam ng bawat isang takbo ng iglesia at nangyayari sa mga buhay ng bawat isa, hindi man personally, pero pinapanalangin po namin kayo palagi. Kaya, napaka laking katuwaan at encouragement sa atin ito. Ganun si Pablo, sabi niya sa mga taga-Roma, without ceasing, I mention you always. Ito yung lagi, yung palagi sa pananalangin. Not only he appeared with accountability, with sincerity and continually, but also sabi niya sa bandang huling talata niya ng verse 10, anong sabi niya dyan sa verse 10? Always in my prayer, asking by God's will, I might now at last succeed in coming to you. He appealed directly sa kanyang panalangin ayon sa kalooban ng Panginoon. Tamang paraan ng panalangin. Hindi yung gusto lang natin. Hindi yung kung ano lang yung gusto natin at yun ang gusto natin ipanalangin. Kundi, kalooban ba ito ng Diyos? Ito ba yung gusto ng Diyos? Kasi sabi niya, by God's will, sana, kung kalooban ng Panginoon, makarating ako dyan. Magtagumpay ako at makarating ako dyan sa inyo. So that is the manner of Paul's prayer. Ganun siya manalangin. Hindi basta simpleng panalangin lang, brethren. Hindi basta kumikit lang at pagkatapos natapos ang prayer. Accountable ako sa Diyos. God is my witness. Sincero sa pananalangin si Pablo. At tuloy-tuloy. Hindi putol-putol o kailan lang niya gustong manalangin. At sa kanyang panalangin, inaalagi niya, inaas. Kalooban ba ito, Panginoon? Ito ba yung gusto mo para sa akin? In any decision that we are going to decide o gagawin natin, ano mga pagpapasya na gagawin natin sa buhay natin, lagi natin i-consider, gusto mo ba ito, Panginoon? Kalooban mo ba ito, Panginoon? Sa mga kabataan na magpapasya, kung kayo papasok mo sa panibagong antas ng pag-aaral mo, magpokolehiyo ka na, gusto mo ba ito, Panginoon, para sa akin? Ito ba ang kalooban mo, Panginoon? Diba? Huwag lang tayo makisabay sa trending ng panahon. Eh, di, ito yung marami. Ito yung gusto. Dito tayo. Hindi. Lagi natin iyaas. Kalooban ba ito ng Panginoon? Sa maliit at malalaking bagay ng pagpapasya ng buhay natin, lagi tayo manalangin ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Number three is the intent of Paul's prayer. Ano naman yung nilalaman ng kanyang panalangin? No, kung nakita natin kung paano siya manalangin para sa mga taga-Roma, ano yung laman ng prayer niya, brethren? Una, dito sa rabi sa verse 11, for I long to see you. So, there's a sense of longing. Merong pong sense of longing. Sabi niya, for I long to see you. Ang laman ng panalangin talaga ni Pablo, gusto ko kayong makita. Gusto ko kayong makita. Diba, pagka isa sa mga importanteng tao sa buhay ninyo, na hindi niyo nakikita, matagal yun ang nilakasama. Talagang gusto niyo siyang makita. Nilaglo-longing kayo sa kanya. Si Pablo, ganun yan eh. Ito yung intent ng prayer niya. For I long
to see you. Gusto ko kayong makita talaga. Yun ang laman at ng puso at isipan ni Pablo para sa mga taga-Roma. But hindi lamang yun, hindi sinasabi niya rito, that I may impart to you some spiritual gifts. Number two is, there's a sense of admonishing. Gusto niyang mag-encourage, gusto niyang magturo, gusto niyang magpatibay ng mga mananampalataya doon sa Roma. Sabi niya, that I may impart to you some spiritual gifts. Alam niyo, here Paul's preparing, yung spiritual gifts dito, is preparing for strengthening, pagpapalakas in general, not to importation of any charismatic gift, such as, example, sa lang, speaking in tongues, halimbawa. Hindi ito yung tinutukoy dito ni Pablo na gusto kong maarating sa inyo para bahagihan ko kayo ng mga kaloob na to. Hindi, kundi, ang sinasabi niya, spiritual strengthening in general. To encourage you, pangaralan ng salita ng Diyos, share ang salita ng Paolo, magpanalangin lang tayo. Hindi ito yung para i-impart sa mga mananampalataya, sa mga taga-Roma, yung mga charismatic gifts katulad ng speaking in tongues. Madalas, nakakaharap tayo ng mga ganyang mga grupo na nag-exercise niyan. Ngayon po, isa, madalilegate sila, di ba, yung lumalabas sa libingla, yung arba, gano'n, di ba? Mga gano'n sila sabi nila. Mga gumarap, tuloy-tuloy na salita. Pero alam nyo, sa April, tinatakay namin yun, nakita ko eh. Sa numbers pala, yung lumalabas sa libingla na yun, thousands ang ibig sabihin, no? So, pag sinasabi na yung word ito rin tuloy, parang sabi na, thousand. Pera. Parang yun ang hinahanap nila. Pero, alam nyo, Reverend, hindi ito yung sinasabi dito na para mag-impart si Pablo ng mga charismatic gifts. Kundi, kaya siya pumunta doon, para palakasin niya in general itong mga tao o mananampalataya sa Roma. Allow me to use the personal experience ng misis ko sa mga ganitong uri ng grupo. Nung hindi pa siya talaga, wala pa siya talaga sa Panginoon, naiipitahan pa siya, naka-attest sa ganyang klase ng grupo. May mga grupo yung pagpupuntay ka sa harapan, tapos i-enhance kang ganun, tapos tutumba ka. Di ba yung mga ganun? Pero may hirin naman sasaro sa likod nun kasi pag wala sumaro, baka mabaldog ka pa. Di ba? Kaya may nakaready doon. So, ililayhans kang gano'n. Yung misis ko, na gano'n siya dati. Hindi pa kami kasawa nun, binaga pa siya. Ililayhans ko siyang gano'n. Tapos, tinutulak siyang pilit na gano'n. Hindi siya bumabagsak. Hindi bumabagsak eh. Sabi ko sa kanya, huwag mong labanan ang wala na spirito. Nilalabanan mo ang wala na spirito, kaya hindi ka bumabagsak. Di ba? So, makapatid hindi na talaga eh. Wala naman talaga siyang nalaramdaman eh. No, hindi siya nilalabanan niya yung tulak, pero wala naman talaga. Gumagawa sa buhay niya. So, ito yung mga madalas na nakikita natin na sinasabi ng mga gifts, mga kaloob na binigay sa kanila na sabi nila ng Diyos. Pero hindi ito sinasabi ni Pablo. Ito yung sinasabi ni Pablo is referring to spiritual strengthening in general. There is a sense of admonishing. Gusto ni Pablo na magpalakas. Gusto ni Pablo na i-encourage itong mga narito. In fact, sabi nga niya sa verse na yan, di ba? Sabi niya, I long to see you, that I may impart to you some spiritual gifts or gift to strengthen you. Para palakasin kayo. Yun ang purpose talaga niya. That is that we may be mutually encouraged by each other's faith, both yours and mine. So, with purpose din. Hindi lang kayo lalakas. Lalakas din ako. There is a sense of admonishing na talagang napapanakas. Admonishing one another. Nagkakapanakasan tayo sa isa. Iron sharpening iron. Diba? Mahalaga yun, brethren eh. At yun yung intent ng prayer ni Pablo na hindi lang gusto niya silang makita ng bastang ganun at pagkaroon na tayo ng pagkikita-kita, kundi may mangyari sa pagkikita-kita natin. Diba? Pagka Sunday, pagkikita-kita tayo, hindi lang yung gusto natin makita ng brethren, kundi may mangyari na pagkikita-kita natin. At pag nakikita-kita tayo dito, nanalangin tayo, nagpapasa tayo ng salita ng Diyos, may mga pangangaral, anong resulta nung sa atin? Mapalakas ang ating pananampalataya ng ang isa-isa. Pare-parehas tayong nagpapala ng Panginoon. Hindi lang yun, sinabi niya, also Paul expressing, sinabi niya rito, I have often intended to come to you. So, basahin ko ulit ang sabi niya, I want you to know, brethren,
in order that I want you to know, brothers, that I have often intended to come to you. In for me, mga brethren, there is a sense of expressing ng kanyang saloobin. And express niya, Paul expressing to the Romans believer, the Roman believers, his interest and love for them. Na kung saan gusto niya ipati sa kanila na hindi ito ipinanganak kahapon lang. Na yung interest ko na makita kayo, yung interest ko na palakasin kayo, hindi ito nangyari sa akin yesterday. Hindi. Kundi, sinasabi niya rito, often intended to come to you. Marami na talagang pagkakataon na ginusto kong makarating yan. So, there's a sense of expressing kung ano yung laman ng puso talaga niya. Ina-express niya talaga yung saloobin niya. Hindi yung naisip ko lang na pumunta talaga niya, kaya gusto ko pumunta. Hindi ganun. Kung hindi, sabi niya talaga na maraming pagkakataon kung tinray na pumunta diyan, pero hindi talaga pinipunta. So, kaya sabi niya, dito sa verse na pinasa natin, I want you to know, brothers, that sabi niya, I have often intended to come to you, but thus far have been prevented. So, merong talagang gusto ang Panginoon na mangyari. Although hindi siya makarating, merong ebanghelyo ng Panginoon. Ang pangangaral ay nakarating pa rin sa lugar na yun. So, pinakikita rito, to the one who is deciding to go sa isang lugar, pwede nga sabihin natin, hindi lang ito dahil napag-isipan mo ngayong araw na to. Halimbawa, magpupunta tayo ng mission work, o kaya magkakaroon ng panibagong gawain, ang iglesia nito, napapalain kayo ng Panginoon, hindi yun pinapapasyahan ng isang gabi lang. O, sige, mag-vision tayo sa ganito. Bukas, ito na lang natin. Hindi ganun, kundi talagang maraming oras, maraming panahon na pinagugugulin natin dyan na makarating tayo sa isang lugar at pagkatapos ay magkaroon ng panggawain ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Si Pablo, hindi niya lang isang gabi iniisip na makarating sa Roma. Maraming pagkakataon, sinubukan ni Pablo, pero hindi kalooban ng Panginoon. Di lang yun, also, there is a sense of obligation. Sige, sinabi na verse 15, ayan, or 14. I am under obligation, both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. So, I am eager to preach the gospel to you, also, who are in Rome. Ano yung intent ng prayer ni Pablo? There's a sense of obligation. I am under obligation. Kanino? Sabi niya, both to the first, to the Greek of Jew, and also to the Greek. So of course, yung Jew, alam natin, yung mga Hudyo, pero yung Greek na tinutukoy dito, hindi ito yung, ito yung mga tao na Griego, na Griego mismo. Kundi, ito yung mga Gentiles who were either of Greek descent, no? Meron silang mga lalian, o kaya, or meron silang kakayanang magsalita ng Greek, no? Itong mga tao na ito. Speaks about the Gentiles na kung saan ay merong mga pinag-aralan din. Dahil sinasabi nito, both to the Greek and also to the barbarians, yung mga people who are low in intelligence, binanggit pa niya, wise and foolish, both to educated and uneducated, both the cultured and uncultured. Ang point lang natin, ang point lang dito, brethren, the gospel is for all kinds of people. Para sa lahat ng klase ng tao yun. Hindi lang yun sa may pinag-aralan, hindi lang yun sa mga influensya ng tao, hindi lang yun sa mga kilala. Hindi, para sa lahat ng klase ng tao, ang ebanghelyo. General ang pangangaral ng salita ng Panginoon eh. Although we believe na malinaw ang turo sa atin na merong doctrine of election sa Bible, pero hindi mo kinakailangan hanapin yung tanda. Sabi nga, titignan mo sa tenga niya kung may letter key ba siya para makita mo kung elect siya o hindi. At doon mo si-share sa kanya ang gospel. Hindi, i-share natin siya sa kalahatan. Pero alam natin na meron talagang tinatawag ng Panginoon ng mabisa para sa kanya. At may boom ngayon sa mga taong tinawag ng mabisa at tutunay ng laligtas, makikita natin yon. Bubukal at bubukal yun sa kanilang mga puso at magmamanifest sa kanilang mga buhay. So that's why Paul is so eager to preach the gospel in Rome. So because sa mga susunod na talata, verse 15 and 16, or 16 and 17, sinasabi niya yun, that the power of God unto salvation is the gospel. The gospel is the power of God unto salvation, both to the Greeks
and to the Lord of our lives. Kahit anong klase ng tao yan, may pinag-aralan o wala para sa kanila. So, brethren, ano yung mga bagay na dapat natin alalahanin dito? Anong mga bagay na dapat natin alang-alang dito sa portion na to na kung saan ay may masidhing pagnanasa at pananalangin si Pablo para sa mga taga-Roma? Na kung sa ating mga sa panahon ngayon ay ilalaban natin itong mga bagay na ito, may mga bagay tayong dapat na alalahanin. We must remember the twin essential. Ano yung twin essential na sinasabi rito? Let us devote ourselves in prayer and to the ministry of the word. Mahalaga na magbigay lagi ng panahon sa pananalangin at sa mga pangangaral ng salita ng Panginoon. Be not prayerless, brethren, and slothful in proclaiming the gospel. Huwag tayong mawala ng panahon sa pananalangin at huwag din natin hayaan na kapag may mga pagkakataon ipangaral ang salita ng Diyos, ay babayaan natin ang mga pagkakataon ito. That take on the privilege and the duty of an intercessor on behalf of God's people of lost or lost sinners. Kunin natin yung pagkakataon, i-grab natin yung opportunity every time na bibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Manalangin at ibahagi ang ebanghelyo ng salita ng Diyos. Makarating man tayo sa lugar na yun o hindi man tayo makarating, kung may anumang opportunity na binigay sa atin ng Panginoon, gawin natin yun, brethren. Pangaral natin ang salita ng Panginoon kapagkat yun ang kapangyarihan ng pagliligtas na gagamitin ng Panginoon para sa kaligtasan ng mga tao. So, kung sa atin namang mga wala pa sa Panginoon, ay pwede nating isipin ang mga bagay na sinasabi dito na walang pinipili ang ebanghelyo ng salita ng Diyos. Ang ebanghelyo ng salita ng Diyos ay para sa lahat. Para sa lahat ng tao na nagnanasa na makita ang kanyang sariling kalagayan sa harapan ng Diyos. At siya ay tumantong sa pagsisisi at pananampalataya ng Diyos. Tanong sa inyo, brethren, paano tayo nananalangin sa Panginoon? Ano yung manner ng prayer natin paglapit sa Diyos? Sincero ba tayo sa pananalangin? Iisip din ba natin, God is our witness? Meron bang sense na nanado sa puso natin yung gano'n? At meron bang pagnanasa na ibahagi lagi ang salita ng Panginoon? Next kong iapabot sa inyo ang aming pasasalamat sapagkat maraming opportunity na binibigyan ng Panginoon sa lugar ng lupang para lagi may pangalan ng salita ng Panginoon. Alam nyo, pagkaman sa paningin ng mga tao doon ay parang best day yung dating ng nangyari noong last December. Ewan ko na siya pa sa inyo. Last December po, isang buwan lang yun. December. Siyam yung namatay doon sa lugar na namin ng sunod-sunod. Siyam. Walang patid yun. Hindi pa nalilibing isa, may bago na naman. And dalawa doon ay mga loved ones ng isang miyembro ng natin sa inyo. Anong pinalaman ng pastor? Pag na meron po namamatay doon sa lugar na yun, opportunity to preach the gospel. Whether members or not member, nabibigyan tayo ng pagkakataon na ibahagi sa kanila ang salita ng Panginoon. So sa tingin ng tao, parang kumbaga sa hayop, peste, sunod-sunod ang namatay. Pero alam nyo, pwedeng gamitin ng Panginoon yung sitwasyon na yun para patuloy na may pangaral ng salita ng Panginoon sa mga lugar na pinagdalan sa ating Diyos. Brethren, tulad ni Pablo, sana huwag nating hayaan na mawalang init ng ating pananalangin sa Diyos. Itong twin essential na ito at maging ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Huwag natin hayaan na tumagal ang iglesia na mawala itong mga bagay na ito. Bagkus, lalo pa nating pagtingin ang buhay panalangin natin at ang pagnanasa natin na ibahagi ng salita ng Panginoon. Marami pang gagawin ng Diyos eh. Marami pang papakita ang Panginoon sa atin. Basta maging tapat na tayo sa pananalangin at pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So, manalangin po tayo. Panginoon, tunay po na nagpapasalamat po kami sa inyo ngayong hapon sa inyong pagpapaalala sa amin sa buhay ni Pablo kung saan nakita po namin ang kanyang masidhing pagnanasa na makarating sa Roma. Ganun pa man, Panginoon, hindi mo man siya pinahigulutan. Suba, ganun pa man ay nakita pa rin namin ang inyong kapangyarihan na kayo ay kumilos at gumawa sa mga mananampalataya doon sa Roma. Talagang narinig at nabantong ang kanyang mananampalataya. At kumalat ito kahit hindi nakarating ng personal si Pablo. Kaya naman ganoon na lang ang pasasalamat niya
I thank my God. God is my witness sa kanyang desire. Tinugod mo lahat mga bagay nito sa pagkatitong iyong kalong. Tinutulungan mo muli, no? Sana ganun din, patuloy ang maging pagganasa ng bawat mananampalataya. Niligtas mo dito sa lugar na ito. Kung saan, ay sana ay patuloy na magpagpasalamat. Thank my God. Sana ito ang maging prayer ng bawat isa sapagkat nakikita nila sa kanilang kalagitnaan. So, patuloy kayong kumikilos at gumagawa sa kanilang mga buhay. Ang ebanghelyo ng kaligtasan ay patuloy niya lumalaganap sa buhay ng bawat individual at sa buhay ng mga mahal namin na wala pa po sa'yo. Salamat po, Panginoon, sa kapanatagang ito at sa encouragement na dinadala po sa amin sa inyong mga sayta at sapagkat tunay na tuitiyak dahil sinabi mo, ang ebanghelyo, the gospel, is the power of God to salvation. Tunay po ito at hindi ito mimintis, tiyak na ito'y makapagyarihan sa buhay ng mga tao. Tuloy ko pinagtitiwala sa inyo ang iglesia nito at tulungan nyo sila na patuloy na maging mapalanginin, patuloy na ibahagi ang inyong salita, Pastor Boy, si Pastor Joel, patuloy ko sila pinagtitiwala sa inyo. Maging ang mga anak namin, ang mga nasa aming kalagitnaan, na maaaring nakikinig kahit wala pa rin tunay na pagkaunawa sa ebanghelyo na ito. Kahabagan mo sila, Diyos. Huwag niyo kaya na lumaki sila sa iglesia sa pag-memorize ng mga verses na hindi tunay na naligtas. Sana magdama nila ang tunay na pagkilos ng Banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. At masabi nila, totoo na ang ebanghelyo ang kapangyarihan sa ikaliligtas. Salamat po sa inyo sa hapon na ito. Tayo ang binabalik ang lahat ng kapurihan. Ito po kami dalangin sa pangalan ng Jesus. Thank you.